guys, welcome again sa ITS Information Technology Skills. On today's video, pag-usapan naman natin on how to move an object using our mouse. So, this is a continuation ng last video natin na how to remove objects using our keys on our keyboard. Okay, so, punta na tayo dun sa code natin. So, here guys, ito yung code natin nung last na video natin na minove natin yung object natin using the keys dun sa keyboard natin. Dito sa keyup guys, we use the gltranslate para i-move yung object paharap and palikod, and we also have the WASD na keys to move the object left, right, top, and bottom. So, let's try to run this program first, and meron lang tayong konting i-edit. So, this is the output guys. Hindi ko na lang ipapakita, but kung napanood nyo yung last na video natin, which is ilalagay ko sa taas ng screen nyo or sa my description box yung link para mapanood nyo din, yung arrow up natin, papansin nyo, magmumove yung object para. While the arrow down, magmumove yung object palikod. Okay? So, ito yung babugihin muna natin gamit naman ang mouse. Mamaya yung imumove natin yung object pa left and right. So, dito guys, tanggalin muna natin itong code natin na WASD kasi hindi naman na yan yung gagamitin natin. And dito pa rin tayo sa loob ng while loop. Tatanungin pa rin natin every event ni screen natin ano yung nangyayari na event. Okay, so ang event na tatanungin natin ngayon is kung meron ba tayong actions gamit ang mouse natin. So, we have the PyGame na event, which is the mouse button down. Okay? So, pag meron tayong click dun sa mouse natin o ginamit natin yung mouse. So, copy this code muna. Then, dito naman guys, we're going to change, of course, hindi na keys ang gagamitin natin. Tulad ng nakalagay dito, we have the mouse button down. So, palitan natin tong key ng button. Then, ang button na gagamitin natin is button number 4. Ito yung action na iro-roll mo yung mouse. Meron siyang roller, di ba guys? I don't know the term. So, lalagay ko na lang sa my screen nyo. Maglalagay ako ng clips dyan sa screen nyo na iro-roll yung mouse or the roller ng mouse pataas. And yung isa pang button natin, guys, is 5 naman kapag iro-roll mo yung button mo pa-down. Okay, so let's try to run this program. So, kapag niroll mo tong mouse mo pataas, observe, tumataas din po yung or lumalapit po yung object natin. While pag minove mo siya pababa, lumalayo yung object natin or lumiliit. Now naman guys, paano naman natin i-move yung object natin gamit ang mouse pa left to right, up and down. So, dahil mouse lang gamit natin, mas flexy na siya guys. Okay? So, copy muna natin tong code na to and I'll explain kung anong ibig niyang sabihin. So, dito tayo guys sa labas ng if mag-code. And yun naman, ang gagamitin natin is the mouse button up. So here guys, meron tayong dinagdag na mouse button up. So tulad nyo lang sabi ko, another event din muna ang gagamitin natin. Okay? So, ang ibig sabihin ng mouse button up guys, pag meron kang click dun sa mouse mo, tapos tinanggal mo yung finger mo, dun na mangyayari yung event. And meron tayo ditong variable which is pause, and ang gagamitin niya, it will get the position ng mouse. Okay? So, saan ba dun sa screen yung mouse? Kapag kakuha niya ng position, dun natin ilalagay yung object kung saan natin click dun sa screen. Meron tayo ditong condition. Okay, so meron tayong x and y. Para dito sa x and y, dahil that is a new variable and hindi pa siya na-introduce, magkakaroon na tayo agad ng condition. Magdadagdag tayo dito before mag-while loop ng
x and y variable. So, yung x and y variable natin is starts with 0. Ano ba yung x and y na variable? Let's say, ito yung object natin. Ang x and y variable, of course, that is the x-axis and the y-axis. Yung object kasi natin, para malagay siya sa gitna, nilagay natin siya sa 0. 0 yung x-axis niya and 0 yung y-axis niya. So, dito, introduce natin yung x and y na axis natin. So, tatanungin natin if yung object is mahanap mo ba dun sa 0 na x and 0 na y. Ibig sabihin, nasa gitna. Okay? Kung hindi daw siya nasa gitna, if that is not equal to 0, wala sa gitna yung object natin, we're going to set the object, ibabalik natin siya sa gitna para ma-move natin siya ulit sa tamang location. Okay? So, this part, itong part na to, we're going to move the object dun sa gitna. Ibabalik natin siya. Then, yung x natin, kukunin natin yung current position. Ano nga ba itong cos 0, 1 na yan? Itong cos kasi dito, if it will get the position ng mouse natin, ang ibibigay niyan is a least. Least ng value ng x and y axis. So, to better understand that guys, maglagay na lang tayo dito sa labas ng else ng print. Okay, so print na lang natin yung x and y. So, meron akong minus 25. Bakit kailangan kong mag-minus 25? Kung titignan natin kasi, yung screen ko, screen display ko is 500. 500 width, 500 na height. So, ibig sabihin, ang gitna nito guys, is pag dinivide natin yan by 2. So, ang gitna ng 500 is 250. So, we're going to set yung x natin, x-axis natin, mo-minus natin yung x na nakuha ni position, minus 25, kasi kalahati yung display natin, it's either positive or negative. Then, meron tayo nung y-axis din natin. After that, tsaka natin imu-move na yung object natin dun sa location na gusto niya. Bakit meron akong divide by 35? Actually, itong divide by 35, it's a trial and error kung ginawa, guys. Para ma-center yung mouse, okay? So, kung hindi tayo pareho ng screen size, trial and error nyo yung mouse nyo. Okay, so basically, nagre-range lang naman siguro yan ng 10 to 50, okay? So, then, kapag yung object natin is nasa gitna siya, actually nasa x 0 and y 0 siya, gagawin na lang natin, hindi na natin siya ibabalik sa tamang location niya, tinanggal natin tong part na to, and kukunin pa rin ulit natin yung, it's either positive x or negative x, and negative y or positive y, then set the location. Okay, so to better understand this, we're going to run this program. So ito yung object natin guys, hindi ko to i-close kasi i-display natin yung x and y, okay, position. So pagka-click ko dito ng mouse ko, ibig sabihin, pag andito na part yung Cartesian plane natin, it is negative x, negative y. So, observe, andito ang x and y po natin is negative 59 and negative 119. Okay? So, ibig sabihin, negative 59 yung x, negative 119 yung y. Okay? So, that's why dito niya sinet yung object natin. Dito na location. Then, pagka-click ko dito sa taas, positive x na 175 and positive 180 na y-axis. Okay? Mag-move na po yung object natin, depende po sa tamang location. So, makikita nyo guys, yung click natin, pag kini-click natin yung mouse, pagka-click ko na ganyan, hindi siya mag-move. Okay? So, naka-click na yung mouse ko dito na location. Pag ni-release ko yung mouse, tsaka lang siya mag-move. Okay? So, that is the mouse button up. We're going to change the button up into button down. Observe natin kung ano yung difference nila. Then, try natin i-run to. Observe, click ko yung mouse, nag-move agad siya. Pagka-release ko, walang action. Click ko yung mouse, nag-move agad siya. Pagka-release ko, walang action. So, just a recap guys, itong pause na to, it will get the position ng mouse dito sa screen natin kung saan po siya nilagay. Kung hindi natin siya i-divide by 50, let's say, tatanggalin natin to, comment muna natin siya. Then, display natin dito is pause 0 and pause 1. Try natin run, then tignan natin kung ano yung mga positions. So, imagine guys, pag-clinic ko dito na part yung mouse natin, the position na na-display is 60 and 400
to D. And alam naman natin kapag dun sa may x-axis and y-axis, positive 60 na x, andito siya sa may right, and positive 440 na x, andito dapat siya sa may taas. Okay? Pero dito yung pinick natin. Because, ang 0 dito guys, is yung nandito sa left. Okay, so pag-clinic ko to dito sa may pinakagilid, observe, 0, yung x-axis natin. Tapos, ang y-axis naman natin, ang pinaka-0 is yung pinaka-top. Observe, click natin dito na part, 0 yung y-axis natin. That's why, kailangan talaga natin siyang i-minus into 250 yung x natin para malaman natin if that is positive. Let's say ito kanina, 60 and 404. Pero ang clinic natin is yung nasa may baba na part ng screen natin, which is dapat negative x and negative y. So, if that is 60, 60 minus 250, it will give you a negative value. Then, 250 minus 404, it will give you a negative value. Okay? So, yun po yung gamit nung minaminus natin. Okay? So, make sure yung imaminus nyo guys dito is nakadepend dun sa kalahati nung display screen nyo. Then, yan naman guys, tanggalin na natin yung comment nito, Ctrl+L+4. And, baguhin naman natin yung event natin. Ang event na gagamitin naman natin is, let's say, yung mouse mo, habang nagmo-move yung mouse mo, nagmo-move din yung object. Di ba ganun sa mga games? Kapag minumove natin yung mouse pa right, nagmumove na rin yung object pa right. Pag minumove natin yung mouse natin pa left, nagmumove na rin yung object natin pa left. Meron tayong mga games na hindi natin kailangan i-click para magmove yung object. Para dun guys, ang event na gagamitin natin is mouse motion. Ibig sabihin, gumagalaw yung mouse. Habang gumagalaw yung mouse, kinukuha natin yung position, binabalik natin siya sa center kapag hindi siya naka-center, or minumove na natin siya sa tama niyang location. Let's try to run this program kapag naka-mouse motion. So dito guys, yung mouse ko nandito pa lang sa labas. Pagkalagay ko ng mouse ko sa screen, mag-move na agad yung object. Ibig sabihin, na-detect niya na yung mouse ko na naka-move na dun sa loob ng screen ko. Okay, so observe, dire-diretso yung mga display natin ng positions. Okay, so sumasama din yung object natin dun sa mouse natin. So that's it guys, we're done with moving your object using the mouse. Kung nakatulong tong video na to, don't forget to like, and of course, kung gusto mo pang matuto about computer programming, don't forget to subscribe and hit that notification bell for more tutorial videos. Bye!